balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Ito pa rin yung mga kaibigan. Jonathan de la Cruz, siyempre kasama natin si paring Conrad Manal at si paring Joel Laksamana, si Attorney Trixie Cruz Angeles. Whoa! Ay, may konting karamdaman po. Pagaling ka, Attorney Trixie. Oh, pagaling ka. Pahinga ng konti. Kung Jonathan, paring Conrad, maybe bring up lang ako. Oh. Nangyari over the weekend. Nagulat ako, akala ko nung una, hindi ko alam ang batas eh. Now, meron ka senior citizen card. Now, nagagamit siya kung saan eh. Diba? May discount ka dyan, malaking bagay. Malaki ang gamot. Even sa pagkain. Sa restaurant. Parking, actually, nagagamit ang senior citizen card. Na-discover namin na... Parking na discounted? Discounted. Kung senior citizen ka. Sa SM nga, libre. SM? Oo, libre sa amin, sa Paranaque. Well, ewan ko sa SM. I think, libre... Pag taga-Pasig ka... Well, no, it doesn't matter now ang pagkaalam ko. National ang senior citizen. Oh, nationwide now, dyan sa Manila, paging Mayor Hani, Lacuna, yes. Yung Harbor View, dyan sa may tapat ng CCP. Palabas yung isang kakilala ko. Pinakita niya yung senior citizen niya na Pasay City. Ah, hindi po pwede, kailangan senior citizen yung Manila. Nako. Bakit gano'n? Mali po yun. Harbor View parking, mali yan. Medyo... Hindi, ang parking, kasi, iba-iba eh. Yun na nga. Sa Quezon City, gusto ko liwanagin yan. Sa buong Quezon City, pag Quezon City ang inyong senior citizen issued, libre ka. Sa parking. Well, okay lang yan. Pero pag hindi ka taga Quezon City, sisingiling ka maski may senior citizen ka. Pero kasi may ordinance, ang Quezon City, kasi sa batas ng senior citizen, hindi nakalagay ang parking eh. So depende na lang sa mga city. The city may ordinance sa QC. Pero pag taga QC ka lang. Oo. Dito sa Pasig, maski senior citizen ka ng Pasig, may bayad ka sa parking kasi walang ordinance sa Pasig. Okay. Meron lang isang araw na libre-libre. Pero itong case na to, may discount. O even discounted. Libre ang senior citizen kumikarte sa Manila. Anywhere. Pero kung kunwari Paranaque, taga-Paranaque ka, taga-Pasay ka, hindi ka di-discountan. Yan ang mali. Mali yata. Mali yun. May discount ka. May discount. Ngayon, yun na kayong kakilala ko gusto sanang bumba at makipag-debate, inawat na lang siya ng mga anak niya. Baka ma-viral ka pa dyan. Tama. Pero still, di ba? Reminder lang. Liwanagin nga natin yan. Kung ano, re-research ko yan, pare. Ang alam ko kasi, ang kanya-kanyang ordinance. Ang Pasig, may sarili. Ang Pasig, wala. Maski senior citizen ka ng Pasig, wala, hindi ka libre sa parking. Hindi, ito hindi naglilibre. Hindi. Ano to? Discounted? Hindi, maski discount, walang discount. Handa naman magbayad. Walang discount ng parking. Ang problema, hindi uniform. Yun nga mabuti pa ang buong Metro Manila dapat mag-usap-usap sila uniform ang kanila. Yun ang problema dyan. Pagdating sa parking, ito na yun. Metro Manila wide. Halimbawa, kalahati pag senior o libre pag senior. Hindi, but to say na hindi namin nire-recognize ang senior citizen kapag hindi sa syudad namin. Ay, mali. Mali, mali talaga yun. Mali talaga yun. I mean, regardless kung libre o... Mali yun. Mali lang yung sagot. Mali. The other thing, nandito na rin lang tayo. Ito, matagal ko na sinasabi ito. Maraming Korean groceries all over the city. Lalo na sa Paranaque. Do you know na hindi nila nire-recognize ang senior citizen card? Yan, another problem yan. Koreanong proprietor na doon. No. We do not accept. Sabi ko, excuse me. This is the law. Ilang beses ko na nireport yan sa City Hall. Ito na naman. Anong ginagawa Korean ng trade? DTI ba yan? Oh, yes. Trade dyan. Grocery. Yan ang kailangan. Grocery. Intensive. Yan yung minomonitor nila. Diba? Actively lang. Hindi intense. Bakit kaya? Unless sila'y chinadya na nila somewhere ng LGU. Hindi. Mali yun. Mali yun. They're doing business in the Philippines eh. Oo nga. Pwede ba yun? Ako gusto ko pumunta sa Korean grocery. Bumibili ako ng kimchi. Alam mo ba na parang Joel, parang Conrad?
Yan, at saka yung may mga restaurant run by them also. Ganun din sinasabi. Walang si... Yung naranasan mo na yun. Okay. Sabi ko, anong ibig mo sabihin? You are doing business in the Philippines. Oo. What are you talking about? There is a law. Mayroon discount dyan. Tapos minman, may tauhan silang Pilipina. Mm. Ay, sensya na po kayo, hindi nagre-re... Korean restaurant, ayaw. Mali. What grocery? Grocery. Mali, grocery mali. Restaurant. Yan ang mali. Yung mga samgyupsal, hindi sila nag-ano. Yan po, dapat tinitignan ng DTI. Oh. Yan ang sinasabi ay, ko. Ay, nako, DTI. Intensive monitor na, gusto niya pa. Ikaw. Pero wag natin masyadong diinan yan. At this point, parin Joel. Bakit kailangan nila mag-actively? Kasi baka mamaya, hindi. Baka mamaya, i-investigahin niya ng Senate. Tatawagin itong... Tatawagin itong mga Korean grocery. Kawawa naman ito. Lahat na lang, hindi imbestika ka kagaya nito. Natawa na lang daw si Presidente tungkol dito sa ano eh. Options daw na ibibigay ni model. Nandito na rin ako. Kasi, pwede ba yung ano, yung digital picture ng senior citizen card mo? Yeah! Bakit hindi pwede? Iba hindi tinatanggap yun eh. Kaya ako lagi kong dala yung aking... Yan, another issue yan. Hindi pwede yan. Yung kinunan mo retrato yung... Digital na ho tayo. Oo. Ibig mo sabihin, hindi ko pwedeng ilagay dito yan. Mali. Hindi tinatanggap sa iba. Yun na nga. Yan ang dapat na sinasabi yan. Lalo na dun sa mga restaurant, yung mga groceries, yung mga ganung klase. DTI lahat yan. Pare, may bagong balita sa ano, train. Okay. Mm. Train. Yung EDSA line at saka yung Aurora Boulevard line. Okay. Yung Aurora Boulevard, dyan yung LRT 2. Oh. Yung EDSA po, yan yung MRT 3. Yes. Ibibigay na raw sa private sector. Single operator. Si, ano nga pala yan? Rail SAR si Cesar Chavez. Pareho daw. Kasi kailangan daw yan combined para mas attractive sa investor. Mm-hmm. Kailangan ba ng investor niyan? Privatization bro. Umaandar yan eh. Ang problema sa LRT2 maayos Asian. Ang MRT3 may problema 'yan. Kasi dahil yung mga bagon na binili sa ano bang ano 'yon? Dalian. Sa China. Sa China. Mm. Yan yung Dalian, yan yung South China Railway. Mm. Okay? Useless. Uh-huh. Heavy ano yun. Mas mabigat po sila. Uh-huh. Pang train po yan na ordinaryo at hindi siya light pang rail. Light rail. Mm. Okay? Isasama mo sa LRT1 yan, sa LRT2 yan. Medyo mabigat. Uh-huh. Ibig mo sabihin yung LRT2 kailangan makisama sa MRT3 para yun ang gusto nila eh, maging attractive. Para maging attractive, bigyan mo na isang bulok at isang maganda. Para balance. Para makuha pa din yung bulok kasama nung maganda. Ibang wording niya. Ang wording niya, let us get the good cake and combine it with the bad cake. So, and therefore, you have a bad cake. Baka mahatak ng good cake yung bad cake. Yun ang kanyang... Para daw maging attractive sa private investors. Yun ang kanilang, ano? Yun ang kanilang description? Yeah, he used cakes eh. And then, ang number one sa akin, kailangan ba talaga i-privatize? Yun ang number one. Parang assumption dito, kailangan i-privatize eh. Okay. Una-una. Ano ba nangyali sa LRT1? Di na kayo natuto dyan. Una-una, yung MRT3, komplikado na yan. Mm. Private ba yan o hindi? Kasi hindi eh. Mayroon pa dyan eh. Yun yung kay Sobrepeña. Sobrepeña. Siyang may... Private na yan. Private. Hindi yung operation daw, tsaka management, ipa-privatize. Yeah, that's the thing. Paring Conrad. So, you combine the good cake and the bad cake para attractive siya for investors. But once binili na investor ngayon, ibibid out yung O&M, yung operation and management. So parang naguluhan ako. Which is which, di ba? Siguro dapat explain ni... LRT2 po, LRTA, it's a government corporation. Yan din yung nag-ooperate ng LRT1 na matinong-matinong tumatakbo. Na nga'y privatize. Tapos pinrivatize,
Yung pera ngayon na kinikita noon, napunta na sa private sector. Hanggang ngayon, wala pa yung kapalit. Muna, which is the extension. May I jump in? Medyo nilinis nilang operation. No. Inayos sa mga... Kininis yung rail. Oh. Nagkaroon ng depo na maganda sa may... nasan ba yun? Sa may o kundi mag-accounting tayo. Para yung kinita nyo dyan. Over the past. Tapos magkano yung in-invest nyo? Nagkaroon ng Christmas magkano thing. Magkano ang binulsa nyo? Dapat magkaroon ng accounting. Hindi eh. Walang nangyayaring ganyan sa privatization eh. Yun ang problema ho ng taong bayan. Sa totoo lang. Walang ganon. Walang ganon. Before and after, at saka yung continue. Yan tubig. Yan tubig. Ano yung invest nyo? Okay. Yung mga power. Yan. Yung tinake over yung kinuha yung power plant sa Napocor. Yan. Okay. Eh, naglumaan na yan eh. Kumbaga fully depreciated na. At hanggang ngayon, tumitira pa rin na kayo ngayon. Ginagamit pa rin. At malaki pa rin ang kita nyo. In the age of globalization at liberalization, yan nga, you are letting the market forces work. Ayun na nga. Okay lang yung market forces work as long as we know how it is working. Hindi ho eh. Ang objection ko dyan sa argument ng mga kumpanya na yan. Aking favorite columnist. Na market forces. Oh. Hindi ho market forces yung regulatory capture. Oh, hindi yan. Hindi. Ang market forces, bakbakan kayo dyan. Labanan according kayo. According to the nag-research po, marami nag-aaral na niya mga privatization sa buong mundo. Ang kanilang conclusion, hindi naman nangyayari yung competition. Yung sinasabi niyo. Because of the regulatory capture. Oh. So yung market forces, ano niya lang yun, palusot niyo na lang yun. Magandang pakinggan pero hindi totoo. Okay yung privatization. Basta matino. Ah, ito. Ang regulatory framework. Hindi nangyayari yan. Hindi nangyayari yan. Lalo na sa atin. So gusto nila, isa na lang ang mag-operate ng LRT2. Di ba nag-away na nga yan? Diyan sa, yung sa tubig, pinag-uusapan natin. Kasi nagkaroon ng audit ang COA. Hindi nila inaccept yung audit. Ng MWS? Ng mga concessioners. Bakit? Kinwestiyon nila yung audit. Eh, sino ba sila? O nga, yun na nga sinasabi ko. COA, constitutional body. Ay, nako. Eh, pag hindi ba naman na kayo naka-regulatory capture, di sana in-insistin nyo, hindi, ito yan eh. Give me, you know. Okay, ito para klaruhin parin Conrad kung Jonat. Ang sinabi ni Yusek Chavez, really, our plan is to combine the good cake and not so good cake. Diba? Not so good, bad! And they need to decide between now and July 2024 dahil yung build lease transfer agreement between ng gobyerno MRT3 at saka MRT maglalapse na by 2025. Then decide on ng MRT3. So, leave LRT2 alone. Ay, hindi magiging attractive naman kung MRT, the bad cake, not so good cake lang yung nilagay. Oh, don't privatize it! Kung hindi attractive! Oh my God! Why do we bend over backwards? For them. For the privatization. Yun ang sinasabi ko. Bakit ganun ka necessary ang privatization? Unless, halimbawa, MRT3, by doing that, gagawin nila, mababawasan yung subsidy kasi subsidized yan. Subsidized ng government yan. And yet, humihingi na increase ng pamasahe. Para pakisamahan lang yung LRT1. Subsidized yan. Sinasabi po namin dito, yung mga nangyayaring policy, naduda kami. Oo, nakakaduda eh. Nakakaduda na mukhang pabor na pabor lagi sa private sector. Kawawa na hindi naman iniisip yung kapakanan ng public riders. Yung commuters, paano yan? Teka muna, akala... Naniniwala kayo sa konsepto na ang isang taripa ay hindi dapat gumalaw kung ano yung taripa noong 1998. Hindi. Ilang beses na nag-increase yan? Hindi yun na nga. Sa akin, gagalaw siya kahit papano. Ang increase, tatanggapin namin kung alam namin justified yung service. Pero kung bigay lang ng bigay ng increase ng walang explanation, mahirap yun.
Mahirap yun. Eh bakit nung pinigil ni Duterte yung increase nila, hindi sila nagwala? Oh. Kung talaga ikalulugi nila yan. Grabe naman kasi yung the way the president put it, sasara daw sila. So it's up to the leadership. So medyo inabutan siya, nang hilakbot sila sa tarot. So yun ang tamang leader pala. Seryoso ah. Hindi, sabi nila, take over namin yan. Kasi kung makakalusot lang po, Mr. President, For your info. For your info, kung makakalusot lang. Kayo naman, di na kayo mabiro. Eh, dito, lumusot agad. Di na kayo mabiro. Oh, dito, lumusot agad. Mr. President, pinakinis namin itong... Ay, ito. Hindi na. Hindi nga, sumakay ka ba huli? Sabi, patagal na ako di sumasakay ba resensya na. Sinubukan ko one time eh. Okay. It's the same. Nag-deteriorate pa ka eh. It's the same. Di ba sumakay dati si... May mga bagong trend ngayon, hindi ko pa alam. Susubukan ko. Hmm. Pero after more than 10 years, saka muna. Nagkaroon ng bago. At saka ano yan? LRT maganda. LRT, it's not even true na mayroon ng business class niyan, ha? Wala. Business class naman. Wala mong business class. Hindi mo wala, walang business class. Kasi may nagsabi noon eh. Walang pwedeng senador na pupuro na ay dito ako. Hindi pwede. Okay. Wala po almusal dyan. Magbalibaligtad kayo, hindi kayo makakakalala. Tutumad ka dyan. Wala akong almusal dyan. Makakatakot dyan. Puro privatization na ang DOT. Wag ganon. Titignan. Tatlong airport po. Ibibigay sa Aboitiz. Bicol International. Bagong tayo yan, pare. No. Ilang bilyon, daang bilyon ang ginastos dyan. Ilang taon bago natayo yan. Utang yan, ha? Utang. Tapos ibigay yan sa Aboitiz. Yung Panglao, napakaganda niya airport na yan. Tinayo yan nila Duterte. At saka yung, eto, lagi ko nakakalimutan yung hirap kasi mention. Sa Cagayan, anong airport yun, Jonat? Lalo. Ah, hindi. Lagun. Lalo. Lalo. Mm. Ano ibig sabihin ng Lalo? It's the town. International bayan airport. Bayan yun. Lalo. Mm. Yung tatlo na yan. Panglao. Pati sa... Ay, hindi. Kagayende. Or hindi. Lagindingan yan. Lagindingan. Sa kanila na mabubunta. Sarap. Eto po, yung... Alam mo, may project. Meron kaming sister club. Yung sa Calibo, Aklan. Rotary Club ng Calibo. Meron silang project. Merong mga indigenous people na nagawa nila ng village. Eh, niligas nila doon sa ibang loop from the another location. Niligas nila din sa village na to. Na-test nila yung tubig yung sama. Okay. More than 90% of the population may problema sa tiyan. Masasanay din sila. So ang gusto nilang gawin ngayon, i-connect sa water utility. Okay. Hindi pwede, prime water. I-connect sa water utility. Pero kailangan, yung mga taga-village ang maggawa niyan, hindi yung water utility. Grabe, sabi mo kaya yan. Humihingi ng tulong sa mga ibang Rotary Clubs na gusto nilang gawin yan. I-connect sa water utility. Mm-hmm. Anong klaseng water utility yan? Eh, trabaho nga. Alam mo ba yung tungkol kasi dyan? Kasi po, namimili lang sila ng gagawin. Ang tawag dyan, cherry picking. Alam mo ba, maski na ngayon dito, sa Metro Manila, bago ka makakonect sa subdivision, ikaw magbabayad muna nun. Nang connection mo? Connection mo. Lahat. Paghukay, lahat, construction, lahat. Tapos, sabi nila, iaawas nila dun sa bill mo. Hindi totoo na, yun. Hindi nangyayari yun. Hindi nangyayari yun. Tell it to the Marines po yun. Ayun na lang nga. Yun na nga palagi sinasabi ni Philip, Attorney Philip Cruz. Sila nagtayo nung kanilang sewage plant doon doon sa subdivision nila, i-turn over nila ayaw. Para sila na mag-maintain kasi gastos pa yan. Tama kasi baka hindi sang-ayon yung technology.
na kanilang ginamit sa paggawa ng sewage plant din sa now modern technology na dala nung private. Eh, trabahuin ninyo, trabaho ninyo. Ano meron silang modern technology? Same thing with the water. Baka marami kayong NRW, non-revenue water losses din. Malulugi naman. Eh, di prevent the... Kung government yan, tanggap lang ng tanggap. Prevent the water losses. Oh, yung NRW. They cannot... Dapat ang subdivision muna mag-absorb ng losses na yan. Mag-correct noon bago nila i-take over. Ibig mo sabihin, ang saklaw lang na utility hanggang labas na subdivision. Pagdating sa loob ng subdivision, hindi na nila... Dahil kayo nagtayo nung tawag nila reticulation system na yun. So, hindi nila sagot yun. Yan ang... Anyway, in-explain ako. Eh, di lahat ng subdivision dito, ganon. Ganun wala silang pakialam. Hindi pwede yun. Hindi, namimili sila. Nung ginawa nila nung at the yun time, na mayor si Bayani Fernando sa Marikina, si Bayani, si BF, may pagka Duterte. Oh, time. Sinabi niya? Oo, sinabi. Ano kami? Hilo? Oh, tapos ang ginawa ni BF, okay, yamang din lamang ganyan. Yeah. Hindi kayo pwede maghukay kahit ano din sa Marikina. Yeah. Di tigil, atraso. Pero nga, ibig mo sabihin, pwede nilang sabihin niya. Kaya yung sinasabi ni Paring Kona, nasa leadership. Hindi ka kaya niya. Pagdating sa Forbes at saka ano, kung saan sila nakatira, ibig mo sabihin na hindi nila sabihin nila yan. O ikaw ang magbayad hindi, bago kami mag-connect sa'yo. Hindi lang kaya yung, nga cherry picking. Hindi lang yung mantakin mo, mapapansin. Iba ang tawag dito yung pagkukay at yung sistema. Oo, yung sistema na, pare, yun pa, paring Conrad, paring Joel. Yung sinasabi ng paring Joel, totoo yan. Iba yung pagkukay sa sistema pagdating dyan sa mga yan, mga subdivision na yan. Kumpleto sila yung mga gamit. Oo. Pagdating dyan sa ano, yung drill. Wala, drill. Titirahin ka lang doon. Titirahin ka lang doon yung grabe. Oo. Grabe yan. Anyway, I don't know, it may have changed now, pare. Because wala, pareho rin. New technology. No, ayan. Pareho rin. Ah, ganun ba? Okay. Oh, ito, power. Power. Ayan na po, inaalala rin ng DOE. Kailangan tayo magtayo ng more than 8,000. Nako. Capacity. 8,000 megawatts capacity. Yan, kailangan tayo magtayo. Over the next what? Saan galing yun? Saan manggagaling yung 8,000 na yun? Eh, paano yung hinahabol natin nung panahon ni Cusi? Ano to? Additional? Additional. Additional yan. Over and above. 18,000 na. Over and above. Oh, 18,000 na. Ang itatayo natin. Saan manggagaling? Renewable? Sa solar? Meron daw. Renewable. Renewable. Ha? Huh? Mm. Kaya yan? Sabi nila. Oh my God. Sabi nila. Ang nakikita kong pag-asa, yung LNG sinasabi mo. Oo, LNG. Oh, development niyan, yung LNG. Nandiyan na 'yan eh. LNG is already proven eh. Oh, tsaka hindi not as bad but as diesel or diesel. Bunker fuel. Okay. Yung solar hindi kaya eh. Sa tingin ko hindi kaya. Eh. Yung technology niya kasi hindi pa masyadong developed. Mm. Yung wave, yung wind. Iba yan. Darating ang panahon ho. Meron eh, magkakaroon. At saka, pero yung, hindi pa ngayon. Di ba sinasabi nila, dapat yung solar combined with the battery. Yung battery. Eh, maski naman may battery. Hindi yung battery ngayon, maski hindi solar, kailangan na tayong gumamit nun. Para okay? May storage. May storage. Mm. Maski ho anong gumagawa ng kuryente, anong dapat generating. May storage. Kasi may mga oras, na hindi naman nagagamit yung kuryente. Pero gumagana. Gumagana, nawawala lang. Nawawala lang yan. Yun yung system loss na sinasabi. Kasi pag na-produce mo na yan, yung kuryente. Hindi naman pwede ibalik. Hindi naman pwede ibalik yan. Ano, kailangan may storage ka. Oh. Kagaya rin ng mga bigas, ng sapatos. Yeah. May warehouse pagkatapos ka. Mong gawin niya, may warehouse mo yan. Ang kuryente, walang ganun. So yung technology ngayon, i-imbak mo yan sa battery system, nakabaon yan. Okay. Meron pa tayo nun? Pag peak hours, ilalabas mo. Gagamitin mo yun. Pag hindi peak hours, mag-i-store ka. Yan ang sistema. Eh, tinutulak ba yan? May gumagawa ba nun? Anong gumagawa yan? Ba sama- well, on its own, ang San Miguel kasi, nag-project na niyan. San Miguel Power. Sa Bataan yata eh. Ang laking bagay niyan. May storm yung mga kapag excess, hindi peak. Excess, eh. Excess sa power. Okay. Tsaka baka magmura pa.
Pwede, pwede, pwede. Hindi ba pwedeng gamitin yung best practice ng San Miguel na yun sa ibang ano? Hindi, yung nga tanongin natin kay Secretary Retilla. Kaya ayaw mag-i-efficient eh. Ah, kailangan magamit yung mga diesel plants eh. Ay, diesel plants. Ang dami pang kukunin yan. Mm-hmm. Ha? Ang dami pang kukunin. Madami, marami pang diesel plants. Oo, marami pa yan. Kailangan yung mga diesel plants magamit mm-hmm. muna ha. Bago tayo umasenso. Okay. Okay, meron pang ano, nagalit na po ang LTO. Mm-hmm. Yung mga hindi raw kinukuha yung plaka, kakanselahin ang rehistro nyo. Ah, yung mga may-ari ng mga sasakyan na hindi nyo kinukuha yung plaka ninyo for some reason or the other, wala na kayo. Marami ba yan? De, sa mga probinsya daw. Ah, sa probinsya. Sa mga probinsya. Oh. Meron? Meron. Ang problema niya, walang plaka eh. Oo nga, I think kamaligtaran yata. Ah? Kamaligtaran yata. Kamaligtaran ba yun? Meron mga 2019 na hanggang ngayon, wala pa yung plaka eh. Ah. Pucha naman oh. Eh meron daw, may plaka na, hindi kinukuha. Yun eh. Na nga, no. Paano yun? Kunin ninyo, kasi hindi, kung hindi, mayayari kayo. Kakancel yan daw ang registration. Kakancel yan yung registration nyo. Mm-hmm. Hindi, bakit naging problema na LTO yun? Ang problema na LTO, walang plaka eh. Mm-hmm. Pero malaking problema nila yung ngayon, yung may mga plaka na hindi kinukuha. Kinukuha. Asikasuhin nyo muna yung mga walang plaka. Mm-hmm. Bago nyo problemahin yung may mga plaka ang hindi kinukuha. Mm-hmm. Pwede kaya yun, parin Jonathan? Mm-hmm. Kasi kasuhin muna yung mga paggawa ng plaka. Meron daw. Meron daw darating. Ay! Meron daw. Meron na. Meron. Kasi para lumalabas, eh kami nga walang plaka eh. Bakit siya ba pinagkakaabalahan nyo? Di ba? Parang yan yung ano eh. Parang yan yung sa intensely monitoring. Kung ano-ano, para Senado, kung ano-ano pinakikialaman. Hindi yung totoong problema, pakialaman muna. Hmm. Okay. Yan. Tapos, well, sa transportation, yan po muna ng dalawang yan items. Kasi yung ano, yung airport mukhang tumahimik na eh, dahil nag-ruling na ang NEDA eh. Pero meron pang isa sa airport. May pera pala yung MIA ng terminal fees na 1.2 billion na gusto ng MIA eh gamitin nila para ma-improve naman ang anong tawag to, NAIA. Yan po yung airport sa Manila. Ang nagpapatakbo na NAIA ngayon, yung tinatawag na airport na korporasyon, ang tawag Manila International Airport Authority. Meron silang 1.2 billion na pera. Terminal fees. Mm. Kailangan daw bumili ng mga equipment. Sabi po ng Department of Justice, yung pera na yan, eh hindi nyo pwedeng gamitin. Mm-hmm. Kailangan ibalik mo nyo doon sa mga pasahero na na-miss yung flights. Kamo? Mm-hmm. Hmm. Kasi may mga pasahero po nagbayad ng terminal fee, pero na-miss yung flights. So, nahawak ng MIA ngayon niyang mga unrefunded terminal fees. Okay. So, ang ruling ng DOJ, hindi pwede. Hindi nyo pera yan. Pera ng pasahero yan. Ibalik nyo yan. Nako. Nako, parang yan. Parang paano yan, ibabalik yan? Parang yan yung, parang yan yung refund ng, no, ng power at saka tubig. Ah. Hindi, pero ito kasi terminal fee. Hindi, terminal fee ito eh. Binayad itong ano. Ma-identify mo naman siguro. Yeah. Kung kailan nagkaroon ng mga collection na ganyan. Ilan libo yan kung 1.2 billion? Malaki-laki rin yan. Ilang tao yan na kailangan mo hanapin? Particularly for the NAIA lang. Ha, yung yes, yes. NAIA. Okay. So technically... Hindi, ang mangyari dyan. I can just imagine kung bakit yung budget ano nila, manager, uy, ayos to, magagamit natin to for ano. Mamaya, pag-usapan natin yan. Kasi, for a particular period dyan eh, yung collection for a particular period, to alam mo kung sino yung mga nagbayad. Alas 9. Ito ang hanapin ngayon lahat yun. Nasa Amerika. Nasa Amerika. Nahihirap nyo naman.
Hindi, straight na lang. Tirahin nyo na. Alas 9.35 ng umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programang Karambola sa DWIC. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Ito pa rin yung mga kaibigan. Jonathan De La Cruz, siyempre kasama natin paring Conrad Banal at paring Joel Laksamana, si Attorney Trixie Cruz Angeles. Ay, naku po. May karamdaman na. Karamdaman. Naayos lang. Mabalik tayo yung sinasabi yung ano yung sa terminal fee. So, halos magkano yung umaabot yun? 1.2 billion na yun na ipon na unrefunded. Oo. Dapat hindi na dapat binabalik sa mga pasahero na na-cancel yung flights. Oo. Eh hindi binalik, hindi nabalik. How do you refund? Kailangan i-claim. Ang hirap naman eh. Kailangan i-claim. Saan na napunta na yung mga taong 'yan? Oh, yung mga pasahero mismo na 'yon, sila dapat mag-claim. Pero hindi naman ganoon kalakihan kasi yung terminal fee. Yung iba, to them it's such a bother. Hindi na lang sila mag-ano. Anong mangyayari doon sa pondo na yon, pare? Nandun lang yon. Yun na nga ang hinihingi. Yun ang hinihingi. Hinihingi ng NAIA na gamitin namin para... Eh, hindi rin pwede. Yun ang sinabi ni DOJ Secretary Remulla. At saka, pero etong kay DOJ, ba, hindi kami mag... Right. Don't ask permission from us. Department of Budget. Get it from legally. Tama ng DOJ dyan. If you want to use that money... Get ask it permission from another agency. From the office of the president. Pero as far as legal issue is concerned, that's not your money. It's not your money. Hindi nyo pwedeng gamitin. Hindi nyo pwedeng gamitin. Teka muna, saan ba nila gagamitin? Ayusin na nila. Yun nga, hindi mo na mapa-plug sa 220. Mga ganyan. Ang sinasabi lang naman ng DOJ, hindi nyo pera yan. So if you want to make use... DOJ if you want to make use of that, you better talk with other agencies like DBM, COA, at saka Office of the President. Pwede ba namin gamitin to? Ganun. Yan ang sinasabi ng DOJ sa inyo. Pero kayo, diretsahan, basta na lang gamitin nyo yan. Delikado kayo. At saka, sabi nyo sasabihin, legal kayo. Sige, wala. Yan ang gusto nyo. Hindi legal yan. Pera yan eh. But this is anchored on the concept of para self-sustaining. Sustainability. ang isang public. Okay lang yun. Tapos, pero magpaalam kayo ng totoo. Yun lang. Yung hindi nyo pwedeng gamitin yan. Kayo ha, Mia. Hindi nyo pwedeng gamitin yan. Kailangan ang gagamit niyan yung private sector na magte-take over yan. Ibubulsa na lang nila yan. Hihingi sila ng permission para ibulsa nila. At sigurado approve yun. Hintayin nyo muna kasi ma-privatize. Kayo naman, hingi kayo ng hingi. Hindi nga nagmamadali eh. Nagmamadali ng magamit yan kasi kailangan mag-improve naman yun. Ano? Between now and 2025, luckily, kung magawa yung privatization by 2025, ano yun, wala namang mangyayari sa NAIA? Eh, kawawa naman yung mga pasahero dyan. May pera ho kayo. Mm-hmm. 12 to 15 billion pesos a year ang inyong income. Mm-hmm. Huwag niyo sabihin na hindi niyo nagagamit yan. O hindi niyo pwedeng gamitin. Pwede yun. Income ninyo yun. May naka-reserve na nga yun sa private. Huwag niyo muna. Huwag niyo naman galawin yan. Hintayin niyo kami. Kayo naman eh. Huwag niyo muna i-improve yung mga services dyan. Huwag kayo magmamadali. Nagmamadali kayo. Matatapos na to eh. Privatization program na ito eh. Si Sleeping Beauty pala, Deputy Governor na ng BSP. Sino? Sleeping Beauty. Yung dating Tourism Secretary. Bakit Sleeping Before, Beauty? Before, no? Sleeping Beauty tawag nyo. Madalas tulog. Madalas tulog. Si Attorney Trixie ko nalaman yung info na yan. Eh. Oo. Madalas na natutulog. Si Sleeping Beauty. Before Pierre Ardi left office, she was appointed Deputy Governor ng Central Bank. Yan ang nangyari dyan. Ayan. Nagsalita po tungkol dun sa mga coin deposit machines. Itong mga coin deposit machines po, kasi
napansin nila nababawasan ng coins, Philippine peso in circulation. Coins, in circulation. Yes. Ang dahilan niyan, maraming nakatagong coins sa bahay, nasa jar, whatever. Alam niyo naman, yung mga medyo may kaya, di nila pinapansin yung barya. Oo. Doon sa poorest of the poor po, tinatago eh, barya yan. Lang ang kanilang pera. Yan ang pinapansin nila. Tinatago nila yan. So, natatago po yung coin. Ang ginawa ng BSP, naglagay ng mga coin deposit machines all over. Sampu po yan, Meron sa SM Mall. Sa Pasay. Pasay, Robinson's Place, sa Ermita. Festival Mall in Muntinlupa. Lahat po ng mall. Karamihan po SM. At saka Robinson's. Naka... likom na raw po ng mahigit na 12 million pesos worth of coins. Ba, marami na. Yung mga machine na yan. Simula pa lang yan. So, malamang masosolve na, hindi na kailangan na magpagawa ng bagong coins. Mahal din ha, mahal magpagawa ng ganyan. Kasi mahal ba ito ng 1,000 peso bill? Yung nabubura. Yung pag, nabubura? Pag kinaskas mo. Medyo mabigat-bigat yun. Kasi mahal? Mahal. Mahal. Chinese sounding name ng kontrata. Ang kontrata diyan eh. Okay, meron hong alam niyo yung Philippine Eagle na nasa 1,000 peso. Meron nag-tweet na diyan sa Kwane. Diyan sa Davao, ang Philippine Eagle po. Merong nag-aalaga ng isang Philippine Eagle. Ang pangalan nung Eagle ay si Sinag. Oo. Okay. Yung ba daw nagpupunta dun sa kanila? Hindi kakilala, hindi alam kung anong itsura ng Philippine Eagle. Mm-hmm. Tinatanong pa raw siya, hawak-hawak niya na Eagle. Asan yung Philippine Eagle? Sabi niya, eto, hawak-hawak ko. Kulang daw sa awareness ang mga Pilipino tungkol sa Philippine Eagle. Ayun ang pinakamalaking ano. It's the national bird. Yes, at saka yun ang pinakamalaki. So nag-post siya sa Twitter, pinakita niya yung Philippine Eagle na nakalagay sa 1,000 peso na luckily hindi pa ho nag-fade at hindi pa nabubura dahil nabubura daw yan eh. Yung 1,000 peso na yan. Pag nakaskas yan, nabubura yan. Nabubura eh. Kaya nagkaroon ng usap-usapan noon na bawal itiklop eh. Kasi magkakaroon ng marka eh. Okay. Ibig sabihin po, low quality. Ang polymer na yan. At ang naka-corner daw niyan, eh isang Filipino-Chinese noong panahon ni Procopio. Oo. Yan. Ngayon, merong isang gustong sumingit, makakuha ng kapirasong kontrata doon naman sa 100 at saka 500. Okay. Eh, huling balita ko, hindi raw mangyayari. Talagang kopo na ni Filipino-Chinese sounding. Oh, huwag na kayo makisama. Yan. Okay, oh. Pero balik dito tayo sa Eagle. Kamukha nga nitong si Sinag, yun nasa 1,000 peso bill. Mukha siyang ginawang model. Si Sinag. Si Sinag. Si Sinag eh. Kamukha niya eh. Ang ganda pala na itsura talaga ng Eagle. Hindi, talagang ano, royal ang dating. Royal. Yung kanyang balahibo sa ulo. Tsaka yung tayo. Ganda ng itsura niya. Malaki talaga yan. Maganda yan. Yung tayo ng Philippine Eagle, talagang ano yan eh. Majestic. Sana maayos. Naging Eagle ang lahi ko. No? Mabuhok. Malago ba? Ganda eh. Medyo parang punk. Nakabuhok. Tsaka yung mata, ang ganda. Saan daw nakikita yan? Ito, tinatawag ni... Sa Davao po, merong ano, merong center doon. The Philippine Eagle Foundation in Davao City. I-Google nyo na lang kung saan yung Philippine Eagle Foundation. At meron pong mga ano dyan, inaalaga ang eagle. Meron na nga napakawalan in the wild. Yeah. Kasi kukunti na lang yata na iiwan eh. Kaya lang kaya kailan magparami pa yan. Ito yung tinatawag nila na sama ng pangalan, monkey eating eagle. Eh binago na po natin yan. No.
Nung mga colonizers natin, tinawag yan. Kasi kumakain talaga sila ng monkey. Malaki. Kayang-kaya nila yun. Pero naman, hindi lang naman monkey. Kahit ano, ahas, kinakain na lahat. Isda. Isda, lahat. So, monkey eating eagle. Eh. Pero Philippine eagle ho yan. Ganda na itsura niyan. Okay. Tapos, yung palaro. Ano, gusto niyo ba yung palaro? Siyempre. Inuulan sila. Inuulan sila. Ah, ano? Sino bang, paano kaya yan? Well, katakot-takot na organization talaga yan at scrambling talaga sila. Kasi may mga sports ano talaga na... Ano ba history nitong palarong pambansa? May mga outdoor talaga, yung football at kung ano-ano. Track and field? Track and field. Yung indoor, okay lang. Pero marami, maraming... Today po kasi, ang opening... Nang palarong pambansa. Ano ba yung palarong pambansa? School-based. Department of Education. Department of Education yan. Ang nag-aandang. Nationwide yan. Nationwide yan. Region by region, labanan. Region by region. Doon sa loob na region, meron na kayong... May provincial. May provincial. Nag-elimination na. Elimination na kayo. Sila. Kasi nung ako yung kuleyo, nasa kuleyo, lumaro ako dito eh. Nanalo kami rito eh, sa palarong pambansa. Usually NCR, ang laki ng advantage. Ah, siyempre. Lahat ng facilities. Kompleto sila. Nandito sila, ganun. So ang concept nitong palarong pambansa na to, school-based. School-based. Grassroots dapat. Diyan nakita sila Lydia Di Vega, di ba? Elma Muros. Yan. Isidro Del Prado, yan. Hindi, tsaka alam mo ang gusto ko sa palaro because dati I was very active dyan. Very strict ang mga requirement. Totoo. Oras na, at nakalagay talaga sa ano. Nag-cover na sports kasi ito. For example, kung mara coach ka, ikaw ang naka-anong coach dyan. Now, for one, whatever reason eh, ikaw hindi naka-attend o may ginawa ka, hindi mo pwedeng i-text mo na, ito yung assistant ko. Hindi, disqualified kayo talaga. Oh my. Grabe yung mga, very strict. Responsible ka dapat. And the teachers, talagang ano, commanding yung presence nila. Na, at saka hindi ka pwede, ikaw ang coach ng basketball, makikialam ko sa coach. Right. Wala, hindi pwede. Unlike sa ano, medyo may mga leeway. Ito, hindi. Sa public schools, stricto sila. Stricto. At minsan nagkakaaway-away kasi yung mga ibang National Sports Association sabi, wala ka namang alam eh. Hindi. Sir, siya ang ako. Ako yung principal. Siya yung nagkikialam. Sabi ni Julian Ting, magsimula rin sa City Meet. City meet, regional meet. Yeah. City provincial. Tapos regional, tapos finals doon sa palarong pambansa. Yes. Yan. Malinaw. From the municipio to the provincial city. Tama, naalala ko na noong kasi 70s, nag-elimination muna kami rito eh. Sa NCR. Represent ng NCR. Kasi sino magre-represent ng NCR? Nag-elimination muna. Dati ang kalaban palagi, dalawang palaging kalaban ng ano? Kalaban namin no, Cebu. Ayan. Central Visayas. Sa basketball, malakas. Ang mga lalakas noon? Sila Jack Cotinian noon. May NCR, itong Cebu, St. Louis. Baguio, malakas din. Malakas siya. Kinakalaban din namin yan. University of Baguio. St. Louis. Yan. Malalakas yan. Okay. Gagawin po ito ang Marikina ho, ang host ngayon. Okay. Itong nag-uulan lalo na... Today ang opening. Yung opening ceremonies. Wala na yon. Well, tumitila-tila naman eh. That's why I want to find timing out. Timingan na lang siguro. O kaya sa loob, pero sa loob na lang sila. Diyan yung accommodations, bro. Kasi ikaw, sabi yan. Mo, sumali ka na. So, saan kayo natulog doon? Teka, saan bang palaro? Hindi, sinwerte ako noon dito sa Metro Manila. Ito sa Marikina, ewan ko lang. Because definitely mga eskwelahan ang ginagamit. Ang ginagamit na, no? Tulugan. Nasubukan ko na yung hirap. Paano kung ba? Hindi, Marikina eh. Marikina pa. Tumataas yung ano yung river. So medyo may mga problema. Ang closing nito, ilang araw ba to? Para anim na araw to eh. Oo. August 5 daw. Baka yan ang madelay. Pero yun daw mga hindi binabahang mga events, tuloy. Ang nangyari kasi sa atin, sunod-sunod eh, nag-egay. Falcon. Then ngayon, nababasa ba? Parating na isang ano naman. Ang daming atleta dyan. Hindi, sa Marikina mismo, yung mga evacuation. Hindi po yung pa. Hindi biro mag-play host niyan, tapos na inabutan kayo ng bagyong ganyan. Yan ang sinasabi natin. Oo nga, yun daw mga evacuation centers kasi may mga nakatira na ng mga atleta.
sa mga eskwela. Pwede. So, ini binago na lang yung evacuation centers. Malaki problema centers. Niyan ni Mayor Marcy Teodoro. Oh. Magdagdag ho kayo dyan. Magaling pa naman to. Ako gusto ko siya. Si Marcy, okay. Oh. Marcelino Teodoro. Yan ho yung kauna-unahan nagtayo ng testing center. Na nag-away. Na LGU. Ayaw payagan ng Department of original Chalex. The original Chalex, nagalit pa. Nagalit pa. Sabi ni Mayor, sabi ni Marcy. Mayor, gumastos na nga kami para tulungin para kayo eh. Kayo naman eh. I-accredit nyo na to. Ayaw i-accredit. Ayaw credit. Ayaw nila credit yung, ano, yung testing center niya. Dadalo sa opening ceremony si ano si secretary si VP. VP syempre. Oo, syempre. Oh. Na, ano. May mga lighting of the ano pa yan, di ba? In the flame. Kaya nga dito. Big event 'yan. Oo nga eh. Big sporting event po 'yang palarong pambansa. Facilities wise maganda sa ang facilities sa Marikina, sa sports facilities nila. Oh, 'yan yung kay Rodriguez eh. Oh. Kaya naging Rodriguez Sports Center 'yan. Yun nga ang ano kine-claim na Rodriguez. Kanila daw yon. So sabi ni ang mayor noon, si Bayani Fernando, di kunin nyo. Di kunin nyo. Paano nyo kukunin yan? Nasa Marikina yan. Nung bago yan, in the 70s, ang napakaganda niyan. Track and field, that, etc. Ganda, tartan. Yung hindi yung kanyang tawag yung tatapakan mo, yung surface. Surface. Tapos yung gym niya, ang ganda. Na-maintain naman ata. Na-maintain. Ang maganda dyan na nagawa ni Bayani Fernando, mayor, dating mayor Bayani, tinanggal niya yung bakod. Dati kasi nakakulong yan. Ngayon makikita it's mo so yung cold. Ngayon tinanggal niya 'yon, ginawa niyang kumbaga see-through fence, yung wires lang. Makikita mo yung loob, ang ganda. At saka open, naging open din eh sa iba. Na may kay maganda maintenance din nila, maganda. Ngayon, yan po pang 63 na to, no? Na palarong pambansa. Tagal na pala nito, panahon pa ni Marcos to, no? Oh, yes. Matagal na yan. Panahon pa ni Marcos. Meron daw kong mga, kumbaga, exhibition sports. Ayun. Ano yung mga exhibition sports? Yan po mga indigenous games na mga Pilipino. Kadang-kadang. Yan. Ano kaya to? Yan yung gano'n, yung nakatayo sa, ano, nakatayo ka sa shell, coconut shell. Ah, karera. Karera. So, meron ka hawak-hawak na gano'n. Nakatayo ka na may handang ano mo. Hawak-hawak mo, kaganoon ka. Karera. Karera yan. O, tumbang preso daw. Ayaw, tumbang. Magaling na magaling si winner dyan. Winner. Sumama nung panahon ko, bato ang ginagamit. Tumbang kasi preso. Lupa eh. Yung panahon ng mga kapatid ko, chinelas na. Sa tumbang preso? Sa tumbang preso, chinelas na. Pero yung bato, nakakatakot yun. Tatama ka sa paano. Kaya kailangan, magaling ka kung ikaw ang taya. Yari ka doon. Isang inaabangan ko rito, yan sana, may alam ko, may reporter tayo sa DWIC. Gagawin yung Dragon Boat. Sa Manila Bay? O saan? Sa Marikina River Bank. Kaya nga inaalam. Marikina River Bank? Oo di ba? Delikado yan, ha? Dragon Boat? Opening kasi ng parade doon eh. May Dragon Boat. Ah, okay. Race. Race? Aba, ang lakas ng agos ko. So probably, Dave, baka hindi na dyan. Hindi ko alam kung minub nila. Kasama pa daw po doon sa indigenous games. Patintero. Ayun. Pusa, naglaro din. Naglaro tayo ng patintero. Pero lugi ako, laki ko eh. Hindi ka pwede. Yari ka doon. Laki ko eh. Yari ka. Pag ako taya, lugi sila sa Haba ng wingspan mo, pare. Pero kung ikaw. Pag ako, mahirap makalusin. Pag ikaw, hindi ka pwede. Patintero, hindi ka pwede. Tinatanong ako na, ano yan, paano yung patintero? Eh, may discarte yan. May discarte yan. Tindi niyan. Pag hindi ka marunong. Ikukulong nyo muna, ikukulong nyo, di ba? Apat na squares yan eh. Oo. Pag may nakalusot,
Mag-a-adjust kayo sa kabila nyo naman kukulong. Oo, yari ka. Ayan, kulong. Ayan. Teka, hindi ba yung, okay, di ba may patintero, may patotos ba yun ang tawag? Patoto. Okay. Yun nasa gitna yun. Nasa gitna. Alam mo kasi kami, nung dati, hindi ka, wala kaming patoto nun eh. Basta yung simpleng patintero. Ah, hindi pwede yun. Hindi pwede. Matali makalusot. Makakalusot ka nun eh. Oo. Hindi pwede yun. Patotot yun nasa gitna. Nasa gitna. Oo. Tatlong linya yun, tapos may linya sa gitna. Yung patotot. Ayun. Hindi ka pwede pag wala nun. Kunya-kunyari lang kayo nun. Hindi kayo naglaro nun. Ano daw, ina-announce niya na heavy traffic din niya dahil kaya may mga rerouting na ginawa. Eh. So, okay, sa Marikina. Oo. Maraming nilalagay dito. But basically, sa Marcos Highway na kayo damahan. Sa Bonifacio Avenue, one-way scheme. Maraming. Ngayon ba opening yan? Ngayon? Ngayon. 31 ngayon, di ba? Okay, tama. Bago pa daw po ng colonial period sa atin, ginilalaro na ng mga Pilipino yan. Yang tumbang preso. Ano kaya ang ginagamit ng tumbang preso? Ano kaya yun? Lata yun sa amin eh. Oo. Lata. Sabi baka dito, ngayon, Stone bato. Age pa daw ako kasi stone yung ginagamit. Kami nung paaraw, bato. Ito mahirap yung bato sa tumbang preso. Tamahan. Pero meron din mga bago ngayon na nilagay. Arnis. Cheer dance. Ah, okay. Ama na nalo na dyan. Cheer dance. Ama na nalo na dyan. Mga makabago na po ito. Oh. Exhibition sports po yan. Cheer dance. Weightlifting, obstacle course. Bakit exhibition? Talagang weightlifting. Hindi naman dati na yan ha. Dati diba? Na yan ha. Oh. Yung obstacle course pwede. Exhibition sports. Oh. Hindi pa accredited. Alam mo, nagiging... lahat po ng region, meron delegation meron. Larong Pinoy. Yes. Larong Pinoy, ha? Bago yan, ha? I like that. Alam mo, nagiging problema minsan dyan. Nakikialam yung National Sports Association kung ano-anong mga restrictions ginagawa. Ay, hindi. Dance sports at saka pencak silat. Ano yung pencak silat? Hindi naman indigenous yun. That's an Indonesian martial arts. Yes, martial arts. Pencaksilat. Ah, Indonesia. Abangan na lang natin hulat. Pero yan. Demonstration sports sila ngayon. Hindi exhibition sports. Ayusin natin yan. Ano ba difference ng demonstration at exhibition? Meron. Malaban tayo sa Southeast Asian Games. Pati sa sepak takraw. Yun din. Sepak takraw yung parang sipa. Volleyball. Yung buslo. Ang ginagawa, palang ang ginagamit. Oo. Pa ang ginagamit. Mas mahirap yun. Sumisirko-sirko yun. Spectacular yan. Abangan ho natin yan sabagkat tayo inaabangan na ni paring winner. Oo. Kami po ay magpapaalam na dito sa ating programang Karambola sa DWIC Lunes. Alas 3 na ho kami. Nabot na po tayo sa ngalan po ni Paring Conrad Banal, Paring Joel Lexamara at si Atty. Trixie Cruz Angeles. Ito po inyong kaibigan Jonathan Dela Cruz na sasabing hanggang bukas po dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Kung ialis, nandyan na po ang Ronda Filipinas ni Ginoong Dennis Antenor Jr. Karambola. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIC. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIC.